Guys, medyo ano lang, medyo seryoso lang sa part na to. Kasi parang ano eh, parang mamaya mag-shout out ako as in sa lahat ng kung ano yung kaya. Pilipinas, mahal kong Pilipinas. Ngayon, para sa kalaman ng lahat, nandito ako sa Hangzhou, China ngayon. And I just want to share something from sa mahal kong bansa. As in, sobrang nasasaktan ako, sobrang. Kasi ang nangyayari kasi is parang tayong ano eh, pwedeng bumagsak ang Pilipinas dahil sa kamangmangan natin eh. Sa kasi ganoon naman talaga eh. If hindi mo naiintindihan yung isang bagay, never kang gagawa ng action, never kang gagawa ng kung ano man. Pero guys, just to tell you straight, coming from me and my team here, we're really, really safe here sa China, Hangzhou. Sobrang safe kami dito. And just to tell you honestly, guys, yung kabobohan, kamangmangan natin, I don't want to use the bobo, but yung kamangmangan natin, yung mismong sisira sa bansa natin eh. I will just state here facts. Guys, number one, huwag niyong baliwalain yung virus na yan. Alright? Andito kami sa China. Nandito ako sa China nung pumutok yung virus na yan. And I'm sorry if you guys will never, kung hindi kayo makikipag-cooperate sa Philippine government, trust me, I swear to God, as in, Manila will be the next Wuhan. Alright? Kasi ano eh, ang titigas ng ulo natin eh, okay? The virus itself, bakit alam namin to? Bakit alam namin gagawin? Kasi ganun ka-clear kung paano nagbigay ng direct ng when the virus yung kasi ganun ka-clear yung China nung pumutok yung virus. As in, talagang in-inform nila lahat ng tao. It may not, hindi man naging perfect yung mga bagay-bagay, pero I believe China is the most safest country right now. As in, why? Number one, the virus is 1:10, yung ratio niya. Alright? 1:10 yung virus. So meaning to say, and okay, yung 2 weeks na sinasabi nila incubation period, man, trust me, the incubation period is 3 up until 1 month. Doon mo lang malalaman na mayroon kang virus. Hindi nakukuha ng scanner yan sa loob ng 2 linggo. Pangatlong linggo, pang-apat na linggo, doon mo pa lang mararamdaman yung epekto talaga niya. But guess what? Saan ka nagpupunta? The first and second week. Saan ka nagpupunta na public place? Sobrang simple lang. Bakit nakabangon agad yung China? Because we sacrificed for 1 month and 2 weeks. Alright? 1 month and 2 weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for 1 month and 2 weeks. Alright? Guess what? What happened to that 1 month and 2 weeks? Sobrang tibay ng government. As in, isang bagsakan. Iron fist. Isang bagsakan, sinabi ng government, walang lalabas. Kasi putok na yun eh. Dami nang naapektuhan. Local transmission na siya. Ibig sabihin, from Wuhan. Wuhan is 8 hours away from Hangzhou. Kalat na yung virus. So, ang kailangan gawin is i-lockdown na talaga. The purpose of lockdown is, sobrang, alam mo yun, yung equation ng lockdown is, ang purpose ng lockdown is, na walang tao sa labas, the more na mapipigilan yung pagkalat ng virus. The more na walang tao sa labas, mas mabilis i-contain kung sino yung may virus. Mas mabilis mahiwalay ng mga government officials like doctors, nurses, police, yung affected. Gets? So the point here, the normal question is,
sobrang nakaka-bad trip yung normal question. Paano yung trabaho namin? Paano kami kikita ng pera? Man, hindi na to pera eh. Hindi na to trabaho eh. Buhay na to eh. Gets mo? So pag imagine mo, pag nawalan, pag kakawawa yung pamilya mo eh, iisipin mo pa ba yung pera nun? Hindi mo na maiisip yung pera nun eh. Again, I'm still in Hangzhou now. Nakaranas kami ng 1 month and 2 weeks. Ang pwede lang sa daan is yung police, nurse, reporters, and doctors. Sila lang yung pwedeng lumabas. Imagine, if kahit lalabas kami sa condo unit namin, hindi papayagan. Now, the question is, paano kayo nakakabili ng grocery? Okay, guess what? Sobrang lakas ng China. I'm sorry to say, hindi ko sinasamba yung China. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, pero sinasabi ko lang kung paano na-contain ng China. Paano nakabalik kami ng operations after 1 month? Paano ngayon, like, from ghost town to really a busy, ano, alam mo yun, city right now? Why? Kasi isang bagsakan nag-sacrifice lahat. You know what I'm saying? So, imagine nyo, hindi kami pwede lobas. Once, isang tao sa isang bahay or isang tao sa isang pamilya lang yung pwedeng lumabas sa time na yun. Isang tao lang. Yung tao lang na yun, ang point niya is pupunta lang sa grocery. Hindi ka pwedeng pumunta na kung saan-saan. Oras na makita ka, kasi paano mo malalaman? Ang question is, paano nila nalalaman kung isang beses kang lumabas or ganito? Kasi merong Alipay, nandun yung code. Nakikita kung, every neighborhood, every streets may police. So sila yung nag-check kung lumabas ka na ba o hindi. Do you understand what I'm saying? Yun lang, yung point lang ng isang tao na lalabas is for grocery. Number 2, sobrang tibay guys. Sobrang tibay lang. Ito lang sana, lahat ng, okay, even the big businesses. Lahat na, Louis Vuitton, ano pa ba yan? Mercedes-Benz, lahat ng car companies. Lahat ng business, zero. As in cut. Right? Sabi ng government, close lahat. Isang bagsakan na close lahat. Malugi kung malugi, pero ang point dyan is, the more na nagbubukas kayo ng business, the more na may rason yung tao na magtrabaho, the more na may rason yung tao na pupunta, lalabas. Do you get what I'm saying? So kung hindi kaya ng Philippine government, dahil sobrang democratic kasi tayo na Pilipinas eh. Alam niyo yun, sobrang mabunga nga tayo. Kumbaga parang naging slave yung government sa